Good news muna tayo mga kabayan, mga ka-OFW. Alam mo ba na nagbabalik na ang AUDA service ng AbShare na kung saan ay maaari mong iproseso ang iyong pag-uwi online. Hello mga kabayan, mga ka-OFW, maligayang pagbabalik sa aking channel MeansM.TV. At sa araw na ito, May 6, 2020 ay meron na naman tayong panibagong update dito sa bansang Saudi Arabia, kasama na rin ang update sa buong mundo at sa bansang Pilipinas patungkol pa rin sa paglaganap ng COVID-19 or novel coronavirus. Pero bago tayo magpunta sa pinaka-update natin ito sa bansang Saudi Arabia, ay alamin muna natin ang kalagayan sa buong mundo at sa bansang Pilipinas, dahil ayon nga sa inilabas na impormasyon ng Worldometer ay meron ng mahigit 3.7 milyon na katao ang nagkaroon ng COVID-19 or novel coronavirus sa buong mundo. Merong eksaktong bilang na 3,759,004 na katao ang nag-test positive sa COVID-19 or novel coronavirus. Samantala, ang bilang ng mga nasawi ay pataas pa rin ng pataas. Meron na itong naitala na 259,583. At sa kabilang banda ay parami pa rin ng parami ang mga gumagaling sa COVID-19. Meron ng naitala na 1,258,746 ang tuluyang naka-recover or gumaling sa COVID-19 or novel coronavirus sa buong mundo. At sa buong mundo, mga kabayan, ay merong active cases na 2,240,675. At ang top countries natin, nauna pa rin dito ang bansang USA na merong mahigit 1.2 million na katao ang nag-test positive sa kanilang bansa, at mayroong pinakamataas na nasawi sa buong mundo na nagtala ng mahigit 72,000. Samantala, sa bansang Germany na meron ding mataas na naitala ng COVID-19 cases, ay meron itong naitala ng mahigit 167,000. Pero ang namatay ay kakaunti lamang, meron itong naitala ng mahigit 6,000 lamang. At yan nga ang update natin sa buong mundo. Magtungo naman tayo sa bansang Pilipinas. Ayon sa anunsyo ng Department of Health, ay meron na namang panibagong kaso ang naitala sa araw na ito, May 6, 2020. Mayroong bagong 320 na katao ang naidagdag sa bilang ng mga nag-test positive sa COVID-19 or novel coronavirus sa bansang Pilipinas. At ang total number of cases natin sa ating bansa ay meron ng mahigit 10,000. Merong 10,004 na katao ang nag-test positive or confirmed na nagkaroon ng COVID-19 or novel coronavirus. Samantala, ang bilang ng mga nasawi ay nadadagdagan pa rin sa araw na ito. Meron na itong naitala na 658. At sa kabilang banda, ang bilang ng mga gumagaling o gumaling ay meron ng 1,506 na tuluyang naka-recover sa COVID-19 or novel coronavirus sa ating bansa. At karagdagang impormasyon na ibinigay ng Department of Health base sa bilang kahapon May 5, 2020 na nagtala ng 9,684, ang active cases kahapon ay nagtala ng 7,639. Karamihan sa mga ito ay mild cases lamang o nagpakita ng hindi malalang sintomas na nagtala nga ng 6,601. Ang 954 sa kanila ay asymptomatic o walang sintomas na ipinakita bagamat nag-test positive sa COVID-19. Ang 59 sa mga ito ay under sa severe cases na nagpakita ng malubhang sintomas. At 26 sa mga ito ay under sa critical condition na kung saan pinapangalagaan sa iba't ibang hospitals at mga intensive care units natin sa bansang Pilipinas. At ang bilang ng mga OFW sa buong mundo ay meron ng naitala na 1,867 ang mga nag-test positive or confirmed cases sa ating mga manggagawang Pinoy all over the world. Karamihan ng kaso ay naitala sa Middle East at sa Africa na nagtala ng 580. Sumunod dito ang sa bansang Amerika na nagtala ng 488. Sumunod naman sa bansang Europe na nagtala na ng 424, at ang panghuli sa Asia and Pacific nagtala ng 375, na nagtotal nga sa 1,867 OFWs ang nagkaroon ng COVID-19. At mga kabayan, mga OFW, magtungo na nga tayo sa pinaka-update natin dito sa bansang Saudi Arabia sa araw na ito, May 6, 2020. Sa araw nga na ito ay meron na namang mahigit 1,000 ang naidagdag dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Meron na itong naitala na 1,687 na bagong kaso na naidagdag sa araw na ito, at ang total cases natin sa araw na ito ay mahigit 31,000 na. Meron itong bilang na 31,938 na mga nag-test positive or confirmed cases ng COVID-19 or novel coronavirus dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Mantala, nananatiling maliit ang bilang ng mga nasasawi o mga binabawian ng buhay dahil sa COVID-19 dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Meron na itong naitala na 209. At ang bilang ng mga gumaling or naka-recover ay meron ng 6,783. At ang active cases natin dito sa Saudi Arabia ay meron pa ring 24,000
146 na patuloy na minomonitor at ginagamot sa iba't ibang bahagi ng mga hospitals dito sa Saudi Arabia. At alamin naman natin kung saan mga city or regions ng Saudi Arabia ang mga bagong kaso na naitala sa araw na ito. Nauna dito ang city ng Jeddah na nagtala ng 312, sumunod ang Makkah na nagtala ng 308, sumunod naman ang Madina na merong naitala na 292, at ang Taif ay 163, samantala ang Riyadh ay nagtala ng 149. Sa Jubail naman ay nagtala ng 93, sa Dammam ay 84, at sa Hufuf ay 53. Samantala sa Qubar ay nagtala ng 30, at sa Tabuk ay 28, at sa Sabia naman ay 22. Sumunod dito ang Yanbu na nagtala ng 21 cases, ang Kutfuta na nagtala ng 18, 16 naman sa Diriyah, at meron namang 12 sa Bayish. Samantala sa Al-Majarda ay nagtala ng 11, sumunod ang Umluj na nagtala ng 9. Ang Khamis Mushahid naman ay nagtala ng 7, sumunod dito ang Durma na nagtala ng 5, at nagtala ng 4 ang Mahayil, ang Daharan at ang Kaharj. Meron namang 3 kaso sa Al-Jafar, Katif, Karyat Al-Ulya, Buraida, Al-Mitnab, Sabat Al-Alaya, Kia, Deheba at Rafha. Meron namang 2 sa Bisha, Al-Lit at Adhum. Samantala, meron namang 1 kaso ang naitala sa Al-Kafji, Salwa, Al-Badiyah, Wadi Al-Fara, Maysan, Al-Kamil, Al-Ghazala, Arar at Layla, na nagtototal nga ang mga bagong kaso na ito sa 1,687. Halos pare-parehas na nga ang naidadagdag ng mga bagong kaso dito sa bansang Saudi Arabia. Palagi na lang hong mahigit 1,000 kada araw ang naidadagdag dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Isang dahilan dito ay ang pagsagawa ng mass testing o house-to-house ng Ministry of Health. Kaya naman mga kabayan, mga OFW, patuloy ko pa rin pinapaalala sa inyo na umiwas muna tayong lumabas ng bahay at umiwas sa mga pampublikong lugar o matataong lugar. At i-maintain natin ang social distancing at least 1 meter away mula sa ibang tao. At isa sa pinakamahalaga at simpleng paraan para makaiwas sa virus na ito, na recommended ng World Health Organization at Ministry of Health, ay ang paghuhugas ng kamay. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at ang tubig. At kung meron man tayong inquiries or katanungan sa Ministry of Health, ay tumawag sa kanilang hotline number 937. Kung meron man tayong katanungan or inquiries sa ating bahada o konsulado, ay tumawag sa mga numbers na ka-flash screen. Mga kabayan, mga ka-OFW, yan nga ang update natin para sa araw na ito, May 6, 2020. Maraming salamat sa panonood sa video na ito at sa pagsubaybay sa aking channel. At kung gusto mo natiling updated sa mga bagong videos and updates natin dito sa bansang Saudi Arabia, ay click lamang ang subscribe button or mag-comment ka dyan sa iba kung meron kong katanungan. Susubukan ko sagutin within 24 hours. Maraming salamat kung muli, Means M.TV, nagpapaalam.